And as I thought, I remembered and I knew it was the first time I first heard the Apostle Peter. And it was not the Apostle Peter. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. And God himself shall be with them and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes. And there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain. For the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. But the fearful and unbelieving, and the abominable, and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of the seven last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will show thee the bride, the Lamb's wife. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God, having the glory of God. And her light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal, and had a wall great and high, and had 12 gates, and at the gates 12 angels, and names written thereon, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. On the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and on the west 3 gates. And the wall of the city had 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb. And he that talked with me had a golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the wall thereof. And the city lieth 4 square, and the length is as large as the breadth. And he measured the city with the reed 12,000 furlongs, the length and the breadth and the height of it were equal. And he measured the wall thereof, 144 cubits, according to the measure of a man, that is, of the angel. And the building of the wall of it was of jasper, and the city was pure gold, like unto clear glass. And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third a chalcedony, the fourth an emerald, the fifth sardius, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth a topaz, the tenth a chrysoprasus, the 11th a jacinth, the 12th an amethyst. And the 12 gates were 12 pearls. Every single gate was of 1 pearl. And the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. And I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it, and the Lamb is the light thereof. And the nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. And the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there. And they shall bring the glory and honor of the nations into it. And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month. And the leaves of the tree were for the healing of the nations. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. And they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. And there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun. For the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. And he said unto me, These sayings are faithful and true. And the Lord God of the holy prophets sent his angel to show unto his servants the things which must shortly be done. Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. And I, John, saw these things and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which showed me these things. Then said he unto me, See thou do it not, for I am thy fellow servant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book. Worship God. And he said unto me,
Seal not the sayings of the prophecy of this book, for the time is at hand. He that is unjust, let him be unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still, and he that is holy, let him be holy still. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. For without are dogs, and sorcerers, and whoremongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie. I, Jesus, have sent my angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star. And the spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. He which testifieth these things saith, Surely I come quickly. Amen. Good morning po sa lahat. Good morning. Masaya po tayo lahat. Yes. Baka nangyayari ano? Do ko greeting. Pero masiba, pwede. Ano, kaya sana ay lagi na ganito. Ano, para tao na focus na pagsama sa Diyos. Po, so, pagkain nga natin ating mga katabi ng ano, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Welcome ulit kayo sa Jesus Connected One Church. Sa mga kina nakating at mga nakating na mga second time, third time, and matagal na. Lagi po namin sinasabi na ang gawain natin dito ay hindi ito pagawa ng reliyon, hindi pagawa ng buhay. Ginali ko sabi, pag ako gusto kong magtatayo ako ng simbahan na tumatanggap sa mga LGBT, sabi niya. Alam mo tumatanggap kami. Gusto ko lang pagsuhan sa inyo ng isang bagay na hindi tayo discriminate ng tao, kahit sa dino ako. Lalo hindi namin kayo kukondemn sa inyo pagkatao sa akin naman sa inyo. Lahat tayo pantay-pantay. Lahat naman ating kasarihan, lahat naman ating kalagayan, lahat tayo pantay-pantay. Hindi natin kayang pagmuhin ng ating sa inyo. Madahin na. Tangan ay Diyos lang ang mga pagpapagubok sa ating lahat. Ano? So, isang malaki patuto sa akin ito si Jelmar. Kaya nga Jelmar, kayo ko na dito. So, the glory of God. Ano? Kaya tayo mag-start. O yan. Ito, okay lang pa sa iyo na gusto ko si mga tatang Diyos sa buhay mo eh. Ano lang sa mga natin ito. No. Sabi ni Pahan, alam mo si Pahan mo niya? Wait, tapos ano? Palipakot rin naman niyan. Ano ba yan? Nakakalito, ang dami rin yun. Sabi niya, sabi ni Pahan, dito na ako na, dito na ako sisimilan. Dito rin ako mamatay. Dalag kong pamatay sa niyan. Ano? So, ang halang po kami open po na. Sa lahat na, gano'n lang pagpapatong sa Diyos. Ang simbahan, ang tungkol ng simbahan ay makakalapit ang tao, makakilala ang tao sa Diyos. So, pag, nakita nyo na parang mo na rin nababago sa inyo, tagal-tagal na natin, wala nababago sa buhay natin. Kaya sige lang muna, sigurado natin niya sa Lord. Wala din ang Diyos na nababago sa atin. Ano? So, tingnan nyo itong tao ito. Alam nyo, nito punta dito, naman na muna, ba kailangan may pangitin ako? Wala mong paul. Wala ko. Kaya. Gawin siya, tama ni Pastor Hainet, kung saan siya ito. Welcome natin, pero hindi natin pinakasabi ko, ano ba yan? Mag-ganito, ganyan, ganyan. Huwag natin kasaya, kundi patuloy na hinaya natin ang Diyos ang kumilo sa buhay niya. O sa akin lahat. Okay, nung siya dumating dito, nakabistida. Ano? Nakabistida. At ang kanyang underwear ay ano, nakabra. At nakapanti. O. Doon yun. Pero dahil hindi natin sila dito, punta, gusto ka kami, wala mo, hindi natin hinaya. Hinaya, hinaya, patayo natin dito. Bakit ba? Sabi ka tayo magdalina ko, yung gumato ang mga kasalanan. Nandang tayo nagkasali. Ano? Di ba lang, siya, alam mo, maraming tayo judgment ba? Gusto ko. Ano? Kaya tayo hindi natin sumugali na tayo mag-judgment ba? Lang lang sa ating kapwa. Ano? Pero ngayon, nakita natin, ang lakas manigarilyo. Pero instant na wala yung kanyang panigarilyo. Instant yun. Sabi niya, ano mo? Bakit mo? Nawala niya panigarilyo. Pero tao siya rin yun. Kasi tao sa mga outing. Pero ngayon, nakita ko, kayo, nakita nyo, konti-unting binabago ng Diyos, hindi tayo, kundi ang Diyos nagbabago sa kanya. O, hindi na sila pabra.
wala ka. Hindi rin papanti. Nakapit ka naman. Hindi pa rin yung kompleto, pero may nakapit na dati naka-blouse yun eh. Di ba? So bakit natin hindi nga gawa ng blouse? So sa parang respeto natin buhay, lahat at may ginagawa sa atin. Hindi man yung kanyang katarihan o kapakulangan sa atin lahat ng kapakulangan ng respeto. Pero nabangon tayo. At alam ko, pinagin ako dito ang lakas ng akay. Ano? Ang dami ko ng akay. Dapat yung kaitinga kasama sa pag-iinuman, lahat ng mga gathering na mga talibutan, sinasarin mo dito. Hindi namin siya inuso sa amin. Oo, hindi ko siya magdilangan. Magdilangan ano, akay ko dito. Dahil yung akay dito. Pusa na lang na bumuka sa kanya. Pusa ko, mas na dapat ba ito ang aking kaibigan. Dapat ba pupuksaan ang puso nila, ang kanyang kaisipan, na sa pumakita ng salita ng Diyos, ito ang maling gabay natin at ilaw upang tayo lahat ng mababago. Amen? So, praise God, lumayo mo diba? Hindi, makupo ka na. No? Ganda rin eh. So, ano mong klaseng tao ba? So, nasa ako dito? Wala tayong ano, welcome na welcome po tayo natin. Ano, kaya ako po kayo nangyayak, bro? Mga kanya na akong mga pang-alas na kasi yung mga nangyayak. Mas palas na sa'yo, kusang na wala eh. Ay, parang ako yung sulit, pangyayak, huwag nang mayak. Kasi lumakot ka pa rin. Bila ka susi, dapat sa Lord, alam naman sa ating mga kanya. Ang Diyos ay pagsimula. Walang meaning ang Lord kundi love. Sa love, nandiyan lahat. Understanding, malawang kumunawa, habagan, nandiyan eh. Alam, pagpag-ibig, sakpisyo, lahat tayo gawin pag may love talaga. No? Kaya yun lang, yun lang ang gamay mo sa meeting. Yun lang ang ginagawa natin dito. Katulad ko rin, ang buhay ko ng buhay ko, pag matinan ko ganyan, pero sa kapila naman, mas matumipa ko. Pero binagawa ng Diyos ko yun, ito sa nakalino, nangaral at nagtuturo. Isa pa rin kung ginagawa pa natin dito, tayo po lahat ay nag-aaral. No, nag-aaral tayo. Kasi ito ang mahalaga. Ang mag-aaral tayo ng mabuting buhay na ang salita ng Diyos. Saan ganyan ang salita ng Diyos ay totoo? Totoo po lahat. Kasi kung papasahin natin ang Bible, from beginning, sa Genesis, nasabi, sa pasimula pa lamang ay wala ng anyo. Puro maliliman ang ating paligid. Walang humit mong anyo. Kaya sinabi ng Diyos, magkaroon ng araw. Pinakita tayong araw. Liwanag. Ayan, ang liwanag. Nag-isipin yung liwanag sa buong mundo. Sinabi niya, magkaroon maraming bituin. May malaki, may maliit. Pinakita yung mga bituin. Meron. So, kung anong salita ng Diyos na nakikita niyo rin, dinikahan niya ang lahat ng bagay sa mamuri ng anong salita. Ang Diyos, ang mabuting balita ay lahat ito ay salita. Kaya kapag nakapasa ka ng mabuting balita o nakarinig kayo ngayon ng mabuting balita, maniwala ka, ito ay totoo. Kung ito ay nakalabas, kung ito ay nasabi ng salita Diyos, sino ka maniwala? Sinabi rin siya magkaroon ng araw, ayan. Kita-kita yung araw, magkaroon ng mabituin, ayan, kita-kita yung mabituin. Dilikahan ng Diyos ang tao. Oh, ay nakita mo, tao, sabihin nila, may Diyos ba? Meron. Meron po, hindi tayo papatuloy sa ganyang gawain kung walang totoong Diyos. Kapag yan nila sinakita, pero narito na. Sumating na ang anak ng Diyos ipinako sa krus. Para patutuhanan na ang Diyos ay totoo. Hindi pa, ayaw maniwala, no? But still, lahat po tayo ay hindi natin kasalanan niya. Kung hindi tayo natutong magpasa ng Bible, maraming nag-aral, abogado, nakaprofessional, matalino, pero kung ito yung nasasalanan Diyos, ako, ito ang pinakamahalaga na matutunan natin lahat. Kapag ito natutunan mo, sabihin ko sa iyo, ikaw na ang pakiyamatulit ako sa Bethlehem. Bilang matalino, kung hindi, isa kang lingkod ng Diyos ngayon, na maaaring masasabi mo, magagawa mo yung ginagawa ko ngayon, o na diba, nagsasalita, nagpapagamit sa Panginoon. Di bakit? Ang pagsalita, ako ang bahagi, ang pag-attend, yan po ay bahagi natin mga tao, bilang mga nilika ng Diyos ay ang maglingkod sa Kanya. Grabe yung dapat. Ang bottom line na ating ginagawa ito ay kinakailangan kung tingnan pa lang kung pinilipot yung face kanya. Hindi tayo pwedeng na-attend lang. Marami ito para alaan ang paglipot. Ano po? Yan ang ating bottom line na ginagawa dito. Hindi tayo, iwanan natin yung lumang kultura. Isip pa lang paglinggo, pag may birthday. Wala kang mangyayari. Kaya tingin yung buhay natin. Oh, wala na bago. Baglo. Di po ba? Baglo po natin, di po ba? Ako na ako yung andyan din. Ang gulo ng buhay ko. Adik ako eh. Bilang atin, nananakaw. Ano ba? Naku, lahat ng pangit na vision ng tao na sa akin. Kaya lang, dahil ang Diyos nga totoo, na ako'y magsimulang makinig, magpasa, mag-aral, eto na. Totally, nakita ko, may ginawa ang Diyos sa mga tibigin natin. So tayo mo lahat yung tibigin. Ano?
para tayo napasok lang, ito sa hindi sa aral. Pero, kinakailangan, mahal kami rin. Sa pag-aaral, kailangan natin ng ballpen at papel. Hindi nung may ballpen at papel. No? May pangalwa, libro. Kung walang libro, wala tayong matutunan. Ano? Pero, okay, ito kanil pag-aaral kayo, napaka-exciting. Ano? At, tandaan natin, meron tayong destinasyon. Hindi pwedeng, dapat tayo pupunta, pastor, what kailangan natin magsimba, mag-aaral. Ano? Ito niya kinakulong sa video. Video, natagulungin ko na lang yung sinasabi ng survival. At ang ating pag-aaralan ay ito sabi niya, mag-aaral po tayo ha. Mag-aaral tayo at makikuta tayo lahat. At ating pag-inig, makita niyo, may sasabihin siya ng Lord. No? Makita mo, mamusap siya ng Panginoon, kung anong klase pag-inigod ang tapos ng gawin. Ito ay pare-pareho yung tapos ng gawin, iba-iba. Ano po? So ito ngayon. Ito may ating pag-aaralan. Ganda po tayo. Ako may mga nagamit sa inyo. Panginoon, maraming salamat sa pre-pilihin niyo na ito. Gamitin po ako, Panginoon. Ikaw yung mahayag, ikaw yung matatas na ang talitnaan. Itago mo ako, Panginoon, sa yung banal ng Quran. Panginoon, ako yung maamin na ako yung kasalatan. Hindi ako perfecto, Panginoon. Huwag ikaw ang nabigay sa akin, Panginoon, yung kapensisang at pre-pilihin niyo. Upang, Lord, upang bukasa, ito yung mabuting balita, Panginoon, ay bubas, Panginoon, ang iyong pag-ibig ay isang kundalihan sa amin na. Lumimo sa aming puso, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ito ang ating title. The City. Okay. The City. Lungsod. Sino dito ang nakarating na sa sinakala yung pinakamagandang lugar dito sa balat ng lupa? Dito nyo na ako approach. Dito nyo nakakita ng Golden Gate. Nakakita ng China, yung walls of China. Yung mga ilang wonders dito sa mundo, most of the world na nakakakit natin. Na-amish tayo, nagugula tayo, ano, dito sa lupa. Hindi kayo mga naranan siya ang ganda lugar. Tuwa-tuwa ka. Ha? Di ba pag kinarapin siya ng lugar na iba, kinarapin iba, ang ganda naman ito. Grabe. Di ko naman natin natin sa mga lugar na atin natin na ang ganda. At alam ko na marami pang lugar sa mundo ito na napakaganda. Yung mga beaches, ano, marami, mga tourist attraction. Hindi mo tayo ng mga turista para ano, bakit yung magandahan, ano, na lugar. Anong meron? Bakit maraming pumupunta doon? Anong meron? Bakit hindi nagpapalik-balik doon? Anong meron? Hindi po ba? Pero, ito ang ating pag-aralan na lugar na hindi nung sumarating. Amen! Ano, ito kasing lungsod, itong nasingkirat na natin pag-aralan ay super ganda talaga. Sabi, walang gaganda sa lugar nito. Kada pang lugar na nakita nyo ang akala nyo, walang magaganda dito, magkakamali. Ano? At tayo lang sa last page na ng ating sekretary. Kaya alam nyo, tayo pinakamali bahagi na malapit sa mga tingnan doon. Totoo lang, kaya din sabi naman yung pastor, sa kanyang totoo dito, yung kapitin ni Pagpilipin, sabi ng Panginoon, ang isa niya, visit nyo, ipangalan nyo na mabuti balita, i-share na, bahagi nyo na. Kaya salamat sa mga nag-aakay, hindi naakay sa hindi naakay sa masamang tawain, no, inakay sa kaloban ng Panginoon na hindi talaga ito sabi ng accident na kainari mo. So, pwede na, sir, ano, walk-in kayo dito, walang nating bride. Tingin nyo, ano? Pagkitin na dito, dami na siya bahan dito, ah. Di ba? Tinawag ka lang doon. Sino kasama? Pero kayo? Oh. Wala nang invite siya. Pero na po kayo? San Lorenzo, pero Halloween. Ano? Ay, pero pala yung dito. Ha? Ano, hindi siya kada? Ay, yun, ay, ito, oh, first round, welcome po kayo, ano? So, naano sila, nakumpit ng Lord, namusap ng Lord sa inyo. Totoo lang, tagal nyo inaakay din eh. Mama, saan na kayo? Pero ano, ang Diyos nagpapadali na, totoo lang. Sinasayin niya na yung dapat niyang madala. Kaya huwag kayo pa iwan, ha? Huwag kayo pa iwan. Okay, ito na, patayin po natin ang verse sa pahaya. Ito po yung pangulit page nito eh. Ito yung last page na eh. Yung Revelation chapter 22. Wala na po yung 23. Last page na po talaga yan. Revelation chapter 22. Nasa huling bahagi tayo ng aklat ng Diyos. Ano? Hindi ko sinasadya, pero ito yung pagpilitaan nyo na ituloy mo na yan. Parang tao ay maisay. Ano? Na makamunod sa Lord habang hindi ko siya kumarating. Maipakita natin. Bagamat ang langit ay nung sinasabi na kanina na baroon. Nakatina na baroon. Pwede pa. So ito ngayon, hindi ko makakarating. Alam mo, ang salita ng Diyos kompleto. Ano? Ang salita ng Diyos ay sabi ng from beginning to end. The Alpha and Omega, ang simula at ang wakas. Ano? The past,
the present, and the future ng usok tayo. Lahat ng nangyari, nangyayari, at mangyayari ay nandito na sa salita ng Diyos. At mahalaga na ito yung ating napag-aaralan. Kaya kapal po tayo na tayo nakapakinig ng mabuting balita. Sige po tayo natin ng chapter 22 ng Pahayag, verse 14. Sabi-sabi po natin basahin. 1, 2, 3. Makalat ang naghihilis na kanyang nakakotan kapagkat hindi niya sila ng kapatang tumasok sa lusot at kumain ng bunga ng kurakaw na nagbibigay buhay. Napangat ng Lord. Okay? So, sa Bible ko, alam niyo yung Bible, mayroong iba-ibang translation. Dito naman sa akin, okay, pares lang. Okay? Sabi ko, mapalad ang naglilinis ng kanilang kasukutan. Ibig sabihin, mapalad po yung nagpapalang ng buhay. Kasi sinasabi ko yung pagpapalang ng buhay. Hindi ito baguhan ng reliyon. Ang dami ng reliyon, totoo lang. Sabi na ako yung magkala ng pastor, naging mara siya sa STC, the Church Exchange Commission, para file ng pangalan ng simbahan na kanyang mabuo para mangligan. Anyway, tayo po illegal, hindi na wala nang bubuksan na yung ating state registration. Kaya tayo po illegal na nag-cooperate hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Tapos nasa almost 300 or 500 churches around the world. Maraming tayong mga reverend, mga pastors na mga destino sa iba't ibang bansa. Canada, part ng North US, part ng North ng US ng Canada. At 9 countries or 10 countries sa Canada, meron tayong JJ1. No? Sa Middle East, meron na tayong almost 10 countries sa Middle East. Bagamat may pit, pero andun, marami tayong mga churches sa Middle East. No? At tayo po ay sa totoo lang, pero isimula pa. Tayo po ay mga mayroong December 22 years old na po ang JA1, ang Islamic World Church. 22 years old. So, mayroon tayong anniversary. Kaya siguro ay limited ang mga attendees sa mga tao. No? Kaya tayo po ay nag-operate. Okay? So, mahalaga ang pagbabago ng buhay, ang pagbabago ng kasuotan. Sa biblical na napag-aral, pagbabago ng kasuotan, ito yung kapag tayo pumasok na sa lungsod na tinatapos ng ating pag-aaralan, ay kinakailang babago na ang ating kasuotan. Papalitan ang ating kasuotan ng isang puting-puting damit. Walang ibang kulay, puti lang ang ating kasuotan. Amen? So, ngayon, kanina nakita niyo yung tatandaan, at napanood niyo na kanina. Yes. So ito yung lungsod na gusto nating dapat na tayo ipakating. Ano? Kaya excited ito kasi hindi na kayo magtatanong, ano ba ang tsura ng langit? Pwede tiyak kayo. Kasi kanina English yun eh. Pero mayroon tatagal din natin. Ano? Para makikita, anong meron sa langit? Ano yung naroon? Ano? Para punting natin, kahit sabi natin na, actually, ang sabi na iba, baka maroon sa langit, kinakalang maroon sa langit. Tumukot naman. Pero sabi ko nga, ang sita ng Diyos, napakitan ng pasahin. Magkakaroon pa ng talagang malalim na kaalaman patungkol sa Diyos. Ano? Kaya ito po ang sabi sa pag-aralan yung lungsod in the city. Okay? Basahin po natin ang chapter 21. Pulong tayo ng chapter sa 21, verse 1 to 2. Basahin lang po natin. Ano? Ito na yung city. Ang bagong langit at ang bagong daigdig. Ano? Kasi bago dumating ang Lord, pagdating na Diyos, dati tayo sa isang bagong lungsod, ano? Sa bagong langit. Ito kasi lupang ito, mapatay natin, mapaparang na talaga ito, mawawala na po talaga ito. Kaya tayo lahat naman, talaga mamamatay. Pero tayo na, kasi po natin, meron tayong buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos. Ano? Kasi po walang hanggan, hindi ka talaga mamamatay. Actually, tayo lahat dito yung mamamatay. Lahat tayo kaluluwa. Ano? Lahat tayo kaluluwa. Ito ang ating katawan, ito po isang beses lang, ito po beses lang, ito yung laman. Ito yung sinasabi na mula sa alabok, sa alabok din magpabalik. Itong laman. Pero yung kaluluwa natin na nakakabita, nakakadinig, may pangamoy, may panlasa, ano, may panlasa, may emosyon, pakaramdam, nasasaktan, in a physical na nasusugatan, may pag-iisip, ano, yan po ay kaluluwa. Ang namamatay lang ay itong ating physical na katawan na sisidlan lang ng ating kaluluwa. Kaya po tayo, meron po tayong, kahit po ay, ang ating po aswaling katawang ito, ay naglalaman ng ano, unang-una ng katawan, flesh, itong laman, pangalawa, soul, ito nga, nakakakita, then, spirit, nang spirit, ito yung bumubuhay sa atin, yung breath of life, yung hangin, air, ano, nagaling sa Diyos. Kung walang hangin, walang spirit, kasi ang Diyos spirit, hangin siya na nararamdaman, pero hindi niya kinakita. Ano? So, kinakailangan na
yung ating espiritu, yung ating kaluluwa, bumalik sa Diyos. Kasi sa Diyos yan yung ating nakakita, naramdaman. At itong katawag ito, ito talaga yung panging lupa. Wala kang magagawa, lupa talaga tayong lahat. Kaya may alikabok compatible sa balat mo. Ang daling dumikit ng lupa, ng alikabok. Kaya nag-araw ka lang, umilipag ka. Kasi compatible, lupa ka kasi. Ano? Kung napaho ka, normal lupa ka kasi. Ano? Kaya kinakailangan mong maligo, araw-araw, magpapago, para mag-presto ka. Kasi lupa tayong lahat. Ano? Ipapagubanguhan lang tayo. Lupa talaga tayo lahat. Kasi patay tayo. Kahit mayaman ka, ipabaot ka lang sa lupa. Iba ngayon susunugin ka. Ako pa. Ayun ako. Lupa pa rin yan. Ano? Maraming lupa ka rin. Ano? Kaya yung kalwa mo, yan ang dapat natin pagmarasakitan. Ito yung ginagawa rin po natin kung bakit tayo natin nagin ito. Magpasalamat tayo sa mga umaakay sa atin. Yan ang totoong pagmamahal. Nagusto nila maalam nila. Tama to. Ano pa kayo dyan? Yung mga mabuhin dito, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yes! Ano? Sabi nga na nagbibigay ng buhay. Okay? So, basahin natin. Pagkatapos ito, nakita ko isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig, wala na rin ang darat. Yan. Mapapalam lahat po ito pagdating ng time. At ito yung ating tigahandaan kung parang tayo nag-aaral. Amen. Yung po ang dahilan. Ano ba nangyari dito? Ito na. Ito na yung bottom line. Ano, parang sa ganun, maintindihan natin lahat. Ay, ito pala, kaya pala kinamit kasi gusto niyong malaman. Gusto niyong malaman ninyo na mayroon pala ng handang plano ang Diyos sa atin at pinapakagandang plano sa buhay mo. Wala ang gaganda pa dito. Ano, kung ang pangarap mo sa buhay natin mo na, may hindi ka pa nagagawa at mayroon ko pang hindi narating sa buhay mo. Kung inaakala mo, kumpleto ka na, kulang ka pa. Kulang ka pa. Ito ang dahilan kung bakit tayo natin narito para makumpleto ang ating buhay. Sabi dito, at nakita ko ang banal na lungsod. Ito yung ating pinag-aralan yung banal. The Holy City. Ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Maganda ang bilis at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. Okay. Sino po yung lalaking? Okay, ganyan lang. Sino yung lalaking mapapangasawa? Wala iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. At sinatawag po dito na babaeng ikakasal ay tayo. Yung sibahan. Ano? Tayo ikaw, we are the bride. At ang angkyo, malibago na yung ating Panginoong Jesus. Ano? Lahat-lahat natin na yan. Kahit lalaki ka, bride ka pa rin. Pag-itirok ka sa salita ng Diyos, babae pa rin tayo. Na ano? Na ikakasal. Ibig sabihin, ito yung ating destination sa ating buhay nito. Ano? Kailangan na matupad natin, magawa po natin ang ipinapagawa ng Diyos. Mag-aaral po talaga tayo ng malalim ng salita ng Diyos. Okay. Skip po tayo sa maraming chapters sa mga verses. Umpisa po naman natin dito sa 21 verse 10. Verse 10, Pastor. Skip tayo. Okay? Sabi sa verse 10, ayan. Ito kasi ang nagsasita ko dito, wala iba kundi si John, the beloved. Ito po yung kapatid ni Jesus Christ. Ano? Kapatid niya. Si Jesus Christ kasi, bago niya napakasawa si Mary, bago niya napakasawa niya si Joseph, siya po ay buntis na. Ano? Ang pagkakanya, ang kanyang pagkabuntis, kaya si Virgin Mary, siya ay dinakuban ng ano, banal na Espiritu Santo. Alam mo yung dinakuban, yung nilimliman. Nilimliman parang manok. Ba't nabuhay ito? Kasi nilimliman. Yung init. Ano? So, alam mo yung Holy Spirit nilimliman ng banal na Espiritu Santo, ang sinakupunan ni Maria. At doon nagkaroon ng ano, sanggol sa sinakupunan. At doon iba ko din ang ating Panginoon Jesus. Maniwala mo kayo. Ano, ang kasayangos ay totoo. Okay. At ako din na ang healthy bago na isang napatang sa bundok ipinakita na sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na buba mula sa langit buhat sa Diyos. Okay. Naniwala ito dahil sa kaluhatian ng Diyos. Sa 11, sabi dito, kumikislap na parang batong hiyas gaya ng jasper ng diamante kung linaw ng kristal. Ang pantay nito ay makapal, mataas at may labing dalawang pinto. At sa bawat pinto ay may pantay ng anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng labing dalawang lipi ng Israel. The 12 tribes of Israel. Alam niyo, 12 tribes of Israel, sila Benjamin, sila Levi. Ito po yung mga anak ni Jacob. Ano? O ni Israel. Labing dalawang lipi. Pinagpula yung aming mga ninuno, bilang mga Kristiyano. Ano po? So ngayon, anong significance ng binabasa natin na sige atin yung ituloy sa Pilipinas? At itong picture ako at panic, tatos sa Hilaga, tatos sa Hanuran. Okay, mag-aaral tayo 14.
Ako din ang Luzon ay may labit dalawang puntasyon, okay? Ang labit dalawang puntasyon, hindi kami konti sa mga biga, okay? Kung paano ba tumatayo ang pader, kinakailangan ng puntasyon. Ang pinatawag ng puntasyon na labit ng puntasyon, ito po ay wala iba kundi ang puntasyon ito ay ang mga apostol. The 12 apostol naman. May significant po yung nasulat dito. Ano? Kaya dito, ang pangalan ng labit dalawang apostol na puntero. Kaya yung 12 apostol, sina Matthew, sina Bartolome, sina Lucas, lahat, sina John, sila yung nakasulat sa pader. Ano? Sa mga puntasyon. So, ibig po sabihin, yan po yung nakasulat sa Ephesians chapter, ito, pakibulat po sa Ephesians chapter 2, 1920, Efeso. Ito ba yung Bible verse ko rin? 2, 1920. Pwede may gala na ngayon. So, may seryoso at expected kayo, masulat po tayo. Sa mga tuwing hindi nakikayuhan o tagibang bansa, kundi kawabayan ng mga nilang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa puntasyong iligay ng mga apostol at mga propeta ng batong panginoon ay si Kristo Jesus. Makita natin, kapahagi tayo. Amen. Hindi lang hinabit ang apostol, kundi tayo ngayon sa narito na nakikinig. Yung mga tatalog lamang at naniniwala kay Kristo na siya ay Diyos. Kayo ba ay naniniwala kay Jesus Christ? Amen. So, kundi lang tayo. Ano tulad ng isang gusali? Kayo itinayo sa puntasyong iligay ng mga apostol. Kasama tayo. Kaya, sabi ng iba, alam niyo, mas muna kami sa mga board again, magtagal sa kami. Ano ba tagal? 500 years ang aming lumang ibahan? Ito lang, para makita natin, para mawala na yung mga spekulasyon ng maraming tao. Kaya nga ngayon lang. Hindi po, una tayo sa tinatabi ng matagal ng iba. Yes. Tayo, ang mga bunga ng 12 apostol. Amen. Ano pa kasi Kristo? Kailan lang ba yung lumang ibahan? 500 years ago! So, Patrika, paano ni Magellan at nila pula ko? More than 500 years, dumating ang ating simbahan dito sa Mactan, sa pula ko. Doon itinirik, yan ang kasi po, ito yung cross na nilagay niya eh, ni Magellan. Nila tayo ng reliyon. So, eh ito! Tulad ng gusali, kayo itinayo sa puntasyong ilagay ng mga apostol. Panahon ni si Kristo. Alam ko ba yung panahon ng mga apostol? Di panahon ni Jesus Christ? Almost 2,021 years ago. Exacto. Ang panahon ni Kristo. At 2,020 years ago, ay apat ang ating mga simbahan sa kayoan din na sinasabi ang una. Almost 500 years ago pa lang. Ay tayo 2,020 years ago. 21 years ago na. Sila yung nangangarap patungkol kay Kristo. At ang aling pinapahayagin tayo patungkol kay Kristo. Kay Jesus, na ano, ang siyang daan para tayo po ay makarating sa lungsod, sa banal na lungsod, na talagang destination po natin. Kaya, yeah, okay, back tayo sa Revelation chapter 21:15. Bayad 21:15, kayo na 14. Ito na. Ang ngayon nagsasita sa akin na may hawak na gitong panukat upang sukatin ang Luzon. Gawin din ang mga pinto at ang mga pader dito. 15. Para sukatan ayos ang Luzon. Kung ano ang hapa, ano din ang luwang. Okay, imagine nyo ha. Yung ating pinapasa, ating pong panin natin ang ating imahinasyon. Ating imahinasyon, ating pakalahin. Gawin din ang luwang, sinukat ang anghel ang Luzon at ang lumalabas na sukat ang Luzon ay 2,400 kilometro ang haba at ang luwang, gayon din ang taas. Ibig kong sabihin, ang lungsod na ating pag-uusapan, ito po ay the city shaped like a gigantic cube. Gigantic cube. Square talaga. Na natitipulutan. Alam mo yung gigantic cube na lungsod na sinasabi natin pag-aralan, a symbol of perfection. Ano? It's one and multiples of the symbolic number 12. Perfect 12. Perfect cube. Yung sinatabi dito na from 15 to 17. Ano? Doon po yun. So, tingnan natin yung sinatabi symbolic perfection. 1 Kings chapter 6, 19 to 20. Tingnan po natin, ha? Unang hari, 19 to 20. Ano? Sama. Ang tao nga pala ng banal, ito na yung tsura pa rin, part pa rin ng Holy City, the city. Ang tao nga pala ng banal na siyang kaloob ng overtime po ay niyata niya upang maglagyan ng kaban ng tipan. Siyang na metro ang
nga ba ang luwang at tamtang pabalan ay pinapos niya ng lantay na dito. Okay? So, hindi po sabihin, ano yung perfection dito po na naitulad yung pubic, yung pubic na pubic ng laki ng bagong Jerusalem. Square talaga. Ano? Ano yung perfection? Ano siyang na meron nga ba ang luwang at tamtang pabalan ng ano kasi ay natuwag siyang presensya ng Lord? Kaya perfecto ang Lord, ang Diyos. Ito yung mapapasukan mga yan. Sige, pag-pag-pag-pag-pag tayo sa, ano, sa Revelation, sa pangalan, chapter 21, verse 18 to 21. Sige natin na. Ito yung langit. Ano yung tiyo ng langit? Ito pa ang tiyo ng langit. Ang sali niya ng pader ay puno ng lahat ng uri ng mahalagang bato. Wow! Sige, pag-alag mo sabi. Ano mga bato? Ano yung mga gems? Jasper, ang una. Sapiro, ang ikalawa. Calcedonia, ang ikatlo. At Esmeralda, ang ikaapat. 20. Onyx, ang ikalima. Kumalina, ang ikaanin. Pisulito, ang ikapito. Birulo, ang ikawalo. Topaz, ang ikatiyam. Isopraso, ang ikasampu. Asinto, ang ikalabigisa. At amatista, ang ikalabing dalawa. 21. Perlas, ang labing dalawang pinto. Bawat pinto ay yari sa iisang perlas. Pulong ito ang lansangan ng lusot at umitinang na parang kristal. Sabi ng mga punagin, mayaman kami. Wala namang bahay. Wala namang kasakinan. Sabi, mayaman kami. Alam niyo mo ba kung sabi mayaman tayo? Tayo kasi sabi kanina sa ating verse na Ephesians, tayo'y mga sariuhan lamang dito. Hindi lang tayo na narito. Amen. Nakasama ka. Malaki. Ano yung salaki? Ito. Tampo natin. Yes. Namahal ito. Yung rubik. Dito, nakumpila mga kita ng rubik. Pero yung meron sa langit na ating destinasyon, na ating tahanan, ayan o, sabi kanina, sabi dito, ang lusot, ang lansangan ay kumitinang na parang kristal. Yung pagka dito po doon, kristal clear po ka dito, yung dito po natin dito, pwede po yun. Hindi clear, bilaw na bilaw lang, hindi nga lang nakupas, hindi naitin. Pero yung dito sa langit, original sa langit. Eh, sabi ng Lord, punong ginto ang lansangan ng lusot at kumitinang na parang kristal. Yung kita niya 24 karat. Yan yung ating destinasyon. Kaya magtis tayo ng hirap, magtis tayo ng problema, magtis tayo ng mga pagsubo. Lumapit lang tayo sa Lord kasi ang pangako ng Diyos totoo. Mayroong patutunguhan, mayroong reward ang patuloy na lumalapit, nag-aaral. Maintindihan natin ngayon, ano nga pong ginagawa natin dito? Wala mong pagkakapiran si Jezlen, dami naman ang bibigay. Ipasunod po hindi ng tithes, ng offering, ng pledges, para sa gawa ng Lord. Lahat ng iyan na ginagawa natin dito, ito'y bahagi ng ating paglingkod. Bahagi! Kasi bakit anong meron? May bahagi sa langit. Anong materyales? Ay, salam naman, ibang klase, ginto. Ang mga pader, ang sabi kayo sa pader, perlas. Ang perlas natin, pinakamalaki, nasa sakit ako, ay Jessica Tocan, ang mga Jessica Tocan. Ang spray, bawal niyo po yung baka nakawin, nakatera po. Magkano malaki perlas na nahukay o nakita sa dente. Ano, bro, malaki pa malaki. Ay, ito! Ang perlas ko, no? Lapit, ang perlas! Pituan, yan kanyang pito sa akin. Sabi ka lang pito, puro perlas. Bakit pito ay yan ito ay isang perlas? Gano'n lang pito meron sa akin ang sabi nun? Hindi lamang yun. Alam mo yung puntasyon na sinatawag niya, sinapa sa kanina, perlas din yung puntasyon sa ating semento lang. Kahit anong laki, alam mo yung sa Manila, yung
yung kung coffee sa Manila, hindi malalaki ka doon. Mapunta dyan ng kalaki. Dikit pa doon, puro perla. Ganun kalalaki perla sa lahat. Kaya presyan dito, wala, pasura. Amen! Yan ang ating ganit. At yan ang tipa isa, isa na ganit natin pupunta, ha? Amen! Sabi mga kanina, maniwala, tutuman ito. Binto. Bato. Ang bato doon. Iba yung bato. Magbila niya. Pinapakalit sa langit. Grabe ang drama doon, ano? Grabe yung mga bato doon sa nantahan doon. Puro mamahalin. Hindi naman na, hindi marami kailangan yun eh. Pero ito lang. Alam mo dito. Kaya ito yung sinasabi ng Words of God eh. Binang nag-alang sa akin. Bakit nagumahan ang buong sanglibutan? Ganyan tayo mga tao. Masyadong abala. Pagpayaman. Walang masamang maya. Yung mga mga plan ng Lord. Ano? Sabi ng Jeremiah 15:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you. No? Talaga, ang gusto ng Diyos, payamanin tayo. Amen! Yung sa lupa, tulad ng sa langit. Ano? Kaya lamang, pinakalaman yung kayamanan mo, talagang magamit mo para sinaman ng Lord. Amen! Para bumukin po tayo matamot sa mga nangihirap tulong sa atin. Huwag tayo matamot sa mga mahihirap. Huwag tayo matamot sa mga, huwag tayo maging makasalili, in other words. At habang ipinigay ka, di mo alam, lalo kang pinakayaman ng Diyos. Dahil alam ng Diyos, ginagamit niya ang mabuti. Ano? Walang matamang magpayaman tayo dito lupa. Huwag niyong isipin na, ano, yung Word of God sabi, makatanong mo na buong sa libutan kung mapapahamang mo na iyong kaisa-isang kanduwa. Man, wala rin po naman yung ating yaman. Kung mapapakayaan natin ang ano, ating kanduwa, spiritual. Mahalaga ang spiritual. Sabi ng Bible, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi maging kasalita ng Diyos. Mahalaga na ma-i-apply. Magawa po natin ano, ang mga ipinapagawa ng Diyos, ang mga itinuturo sa atin lahat ng mabuting balita. Okay? Ito. Napatid po na walang templo sa lusot sapagat ang titig ng templo ay ang Panginoong Diyos ng mga pangyarihan sa lahat at ang kordero. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang bigyan liwanag ang lusot. Kapag nakalunan natin ang Diyos at bibigyan liwanag doon, ang kordero naman ang siyang ilawan. Wala ng araw, mapaparam. Sabi dito sa Bible, alam niyo, pag dumating ang Lord, kapag dumating ang Judgment Day, lulukti na parang balik. Alam mo ito yung universe. Mawawala lahat yan. Ang gagawin ng Diyos, yan na ano, parang malaking, ano yung balik? Oo. Ano? Parang ganyan eh, ito yung mga bituin lahat, mga planeta, yan mga ulap. Pag dinukot ng Lord yan natin yan, mapaparam lahat yan. Itong city. Kapit na tayo. Itong gusto. Pinag-pinag natin lahat. Temporary lang tayo lahat dito. Mga taliwan lang tayo. Ano? Kaya doon, hindi na kailangan ng araw. Hindi na kailangan ng bituin. Hindi na kailangan ng buwan. Si Lord na. Yung kaluhatian ng Diyos na nagbibigay ni Wanzo at ang problema naman ang siyang iliwan. Yun yung kalindigan ng Diyos na magsisiping ilaw, araw, liwanag. Ang kanilang kayamanan. Ang natin yung pata po, maghapon ang mga pito ng Diyos sa pwede pinasa
akin pala. Bumaba tayo ng kwento! Dahil araw-araw na sa ating buhay. Gumagawa ng kwento. Maraming sa buhay natin ang nanginginig para kung hindi mawalan natin yung signal. Ito lang. Nagsasaya. Ako sino man yan. Ano pa? Katipangan. Nagsasaya. Kung sino man yung hindi, bakit pa dito sa buhay natin. Pero ito lang ha. Kaya negosyante. Ibig sabihin, madaya ang pangan nyo, hindi gano'n. Ito lang i-importante nito. Halimbawa ako, salesman. Tignan ang presyo. Para kayo, tignan mo, kaya ko siya sabihin sa mga mga presyo. Kasi paano lang yun, masako ko sila lang ay binabago niya presyo. Okay? Kaya yun, pwede sila ganito. Hindi mo sila rin yan. Part niya naman ang buhay natin. So, paano tignan ang presyo? Sumayag! Siyempre, kailangan ng tubo. Hindi ang dito rin ko. Ha? Hindi yung mga bebeta, mga salesman, mga... Ano pa? Kung naman yung presyo mo, ang sinabi, ay ito pa man yung presyo. Pumayag, hindi ka din naman eh. Nagkasundo kayo. Nagkasundo kayo. Halimbawa, ano nga, sa talaga yung asawa mo, ano? Salesman, okay nun. Wala akong sinabi doon, kahit duple niya ang presyo! Vaya, ya te pico.
kalangan na magpalayas ng demonyo. Ikaw, Trisha, kumira na. Kumain ka pa sa isang gulabyo. Ano ba naman yun? Kapag ikaw ay nakakilala sa anak ng Diyos Jesus, kailanman ikaw ay may kapangyarihan. Sabi ng Diyos lang, Mark 10:19, Behold, I have given you the power to tread upon the scorpion and the snake. Ang lahat ng pakanan at aaway ng demonyo ng mga anak dyan ay nasa ilalim ng iyong mga paa. Kung may dumarating na, alam niyo yung matanong hangin, sinasabi rin ko, kapag susunod ang malasan, palayasin mo. Kapag susunod ang puluhan na lang ito ah. Yung pera ng hangin, yung hangin, ¡Hola!
magtatago sa mundo. Hindi na magtatago sa mundo. Kaya huwag na kayong magtatago sa mundo. Ano nangyayari? Ito po, tingnan mo ng mga mundo. Ano po ngayon, mundo? Sige, ano mo? Sige, sige, puti. Demonyo yan. At may kamunyari na sa kanila. Partner, ay, sabayin. Kaya alam mo nangyayari yung mga ganyan yan, yung mga sa ating buhay na nangyayari. Kaya po nangyayari sa ating yan. Amigo.
dito yung bakal sa namin. Ano naman eh, yung person na yun. Pagkaroon po kami sabi mo utang. Gaya ng pagpapagawin namin, sarapang utang sa amin. Ano po naman yung person na yun. Pero ito niyan, sinago. Wala po tayo po sa amin mga sala. Kaya sala na. Gaya ng utang namin, sarapang utang sa amin. Sinago na, sila pa lang. Ano? Kung mayroon may utang, may sala, ay sa'yo. Patawarin mo sila. Ano? Pag-usin ngayon. Pwede. Ipatagal na ha. Yung mga... Pag-uhat ang utang mo. Hanggang ngayon utang pa rin. Bili mo sa alin sila. Makatagay ba sila ng door? Ikaw pa rin pa kalibigay sila pa rin. Ipapahala ko yung tao hindi hirap ang kalaban. Hindi mo pala yung mga kasi ko yung pwede siya. Yung yari siya. Hindi mo mapati ba? Pag saan mo kumatay? Huwag natin yung tatapo niya. Ano? Kasi sa pinaki sila ako ng mga kaya. Hindi mo malawa. Yan yung tulong sa atin pala kung patawad. Sa lahat ng kakasala, sa lahat ng kakausang sa atin. Amen. Di ba? Mapalit tayong ipagsama. Mapalit tayong ipagsama. Mapalit tayong ipagsama. Kasi alam mo, bilog ang dugo. Bakit? Kaya ang pangalong, ikaw naman mong utang. Dito na ako utang. Kaya sa mga sabihin niya, kung naman ako sa naman. Kung ano kaya mo siya ipagawa, lalo din sila, di ba? Bigay patawad, papatawad din kayo. Bigay, bibigyan kayo. At sabi ka na sabi lang, isa po ka naman, pwede mo siya, isa, bigay mo siya. Isa, bigay mo siya. Isa, bigay mo siya. Mara mo patawad. Parang, sige mo. Iyan ang ikaw, talaga. Ipalan mo na nandiyan. Amen? Sige tayo, sige mo yun. Abay tayo ng Lord, sakay natin siya. Abay tayo natin yung kanina, kasi nakatawa yung mga sampalukin, kanina hapakarap sa namin yun.
kailangan natin bigyan bahagi ang ating Panginoon po. Hindi ko masabi, ang Panginoon, kabahagi natin ang ating Panginoon. He is our portion. Ano? Kaya kung sabi dito, kailangan natin, kapigay tayo ng ating tithes and offerings. Ito po ang apat na dahilan. Number one, sabi po dito, giving is a reflection of the heart. Sabi po dito sa Mateo chapter 6, verse 19 to 21. Ang kayamanan sa langit. Huwag kayong mag-invoke ng kayamanan, na mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may nanilihang insekto at larawan. At may nakakapasok ng mga nanakaw. Verse 20. Sa langit, mag-invoke kayo ng kayamanan sa langit. Doon'y walang nanilihang insekto at larawan at walang nakakapasok ng mga nanakaw. Verse 21. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, ay naroon din ang iyong puso. Amen. Hindi po ba sabi nga, kung ano yung laman nagbibigay tayo galing sa ating puso. Maliit man o malaki ang ibinibigay natin sa Panginoon, hindi yun tinitingnan ng Lord. Amen po ba? Hindi na tumitingin kung magkano man talaga ano yung ibigay. Ang mahalaga yung ibinibigay natin na nagagaling sa ating puso. Ano po? Sabi ka, kapag ang puso natin ay handa magbigay, hindi na kailangan na sabihan ka na, uy, magbigay ka naman ng inyong tithe and offering. Hindi na natin kailangan ipaulit-ulit na panalahanap tayo na tayo ay magbigay para sa inyo. Amen po ba? Amen. Sapagkat, kaya lang po tayo magbibigay bilang nire-recognize natin ng Diyos sa kanyang katapatan sa atin. Ano po? Kayo din, ibinabalik natin ang ating katapatan sa Diyos. Amen po ba? Ang ikalawa po, giving is a reflection of priority. Sabi po dito sa Mateo chapter 6, verse 33, ngunit higit sa lahat ay bigyan halaga ninyo ang kalinga ng Diyos at ang pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ayan. Kung priority ng Diyos, natin ng Diyos, kinumuna natin ang pagbibigay. Ano po? Amen. Dapat priority ng Diyos, natin ng Diyos. Unahin natin ang Diyos at hindi niya tayo ipagbibigay. Amen. Ikatlo po ay giving is a privilege. Ang pagbibigay po ay isang privilege niyo. Ano po? Kaya may pagkakataon tayo ay para magbigay. Ibigay natin para sa kapatid. Ano po? Sapagat ang Diyos ang nakakakita at siya rin naman ang magbabalik ng higit pa sa ating inasahan. Ano po?